So today, gagawa tayo ng video about Sankei. Lahat ng mga questions nyo, sasagutin ko kasi marami na nagme-message sa akin and nag-send sa akin ng CVs. Thank you dun sa 50 people na yung nagsisend sa akin ng resumes nila to apply for this job. Ay, here's my baby pala before we start. I want you to see my baby. He is already 4 months old. Diba? Baby pa siya nung nakaraang vlog natin ngayon. Laki-laki niya na. So, if you want to know more about Sankei, just keep on watching. So, let's start with the company itself. So, Sankei is a company that caters Japanese students. Yes po, Japanese students lang. Pero mostly adults. So, kung na-enjoy mo yung mga adult students, parang nakikipagkwentuhan ka lang, ito na yung company para sa'yo. Super gaan talaga dito. Wala akong masabi. Napakasayang mag-work. Kasi para ka lang nagkikipagkwentuhan talaga sa students mo. Unlike before kasi sa company ko noon na pinag-workan, marami kasing kids doon. So, gagamit ka pa ng props. Kailangan mo pang mag-print ng tarpaulin. Dito, hindi na. Tas super bait ng students. Very polite. And shy din. Parang shy sila kasi hindi sila matanong. Yung iba din matanong pero mostly hindi. Parang pag tinanong mo sila, do you have any questions? Parang ayaw mo pa magtanong ng ganun kasi laging isasagot nila wala. Pero yung mukha nila parang marami pa silang tanong. So much better magtanong kayo ng mga, mag-ready kayo ng follow-up questions. So yun. And sa dito, yung mga Japanese students, makikita mo na very respectful sila sa teachers, as in. Kaya na-enjoy ko talaga. So, umpisa tayo sa hiring process dito sa Sankei. So, ang gagawin mo sa simula, syempre, sisend mo muna sa akin yung CV mo. And then, pag nasend ko na, tingin nyo yung email for the interview. The first interview nyo is with a Japanese manager. So, tatanungin lang information about sa inyo. Lahat, puro tungkol lang doon yung questions. As after ng interview, sasabihin sa inyo mismo kung nakapasa kayo or hindi. And then, after nun, merong pasasagutan sa inyong exam about Japanese culture. About sa policy nila, yung mga do's and don'ts na dapat mong gawin sa company. And yes, napakadali lang naman. Wala mong bumabagsak doon. Tinetest lang nila kung talagang nagbabasa kayo. And also, importante din kasi yun sa company nila na malaman mo muna yung culture ng Japanese people. Para madali na lang pag nagturo kayo. Next is yung second interview. Second interview is sa isang Filipino manager, I think. Filipino HR manager. Parehas na parehas lang yung tanong sa akin halos ng nung nag-interview sa akin nung una sa kanyang pangalawa. Napakadali lang kasi puro tungkol lahat sa sarili mo. And sa credentials mo, kung bakit sa Sankei mo gustong mag-work, ganun. Actually, sa second interview mo, parang di mo mararamdaman. Kasi, parang wala lang. Then, saglit lang yun, super saglit lang din. Then, after 13 minutes, tatawag sa'yo ulit para naman sa demo teaching. Sa demo mo naman, may script yun. Kaya hindi ka mahihirapan. Napakadali lang talaga. Basta ma-follow mo yung class flow. And also, maging confident. Pakita anak yung ulo mo. Pakita mo yung mukha mo. So yun, ma-follow mo yung class flow. Confident ka lang. Always smile. And also,
wala kang kailangan gamiting props dito. Hindi mo kailangan mag-print ng tarpaulin. Ganyan sabi ko, white background lang dapat. Tahimik. And yun. Okay na. Wala ka na magiging problema. Basta practice makes perfect. Totoo yun. Practice lang talaga. So, requirements dito is at least college level education. So, kapag meron kang teaching experience, both public or private school, ESL teaching, or may experience ka sa BPO, so advantage mo yun. And Filipino applicants lang ina-accept nila. Also, you must speak English at a native level with an excellent American accent. So, I think, ewan ko kung totoo to. Kasi, hindi naman excellent American accent yung meron ako. Siguro, as long as naiintindihan ni student and kaya mong ituro yung lesson. So, wala magiging problema. Must be patient, flexible, and willing to work in evening shift. So, hindi ko rin sure kung totoo to kasi isang beses pala ako nagpa-plot ng evening shift. So, very flexible talaga yung schedule dito kahit kailan. From 4 a.m. to 12 a.m. every day pwede ka mag-plot. So, yung peak hours nila is from 4 a.m. to 9 a.m. and 6 p.m. to 12 a.m. yung mga peak hours. So, actually, kahit hindi peak hours, nagkakaroon pa rin ako ng student. And ang pinlat ko palang schedule ever since until now is from 4 a.m. to 2 p.m. para makapag-alaga ako ng makulit na baby na to. Kasi salitan kami ng husband ko, gawa ng si hubby ay may work din. Work from home naman siya sa BPO. Kaya, madali lang. Ginagawa namin sabay kami nag-work, sabay kami ng shift. Mas maaga lang yung kanya, 3 a.m. to 12 p.m. Tapos, afternoon, salita na kami sa pag-aalaga dito. So, kahit sabay kami ng shift, kahit sabay kami nag-work, ang ginagawa ko, pag-break ko ako, then kapag hindi ko break, siya naman. Kasi, yung sa kanya, non-voice, yung sa akin naman, kailangan ko syempre magturo. So, hindi ko siya makukuha pag break ko lang. Yun lang, shinare ko lang sa inyo. So, next is a requirement. Dapat meron kayong internet connection at least 2 Mbps. Pero bawal yung wifi. Dapat may nakaprepare kayong LAN cable. Kailangan makapag-provide kayo ng proof na naka-LAN cable talaga kayo every time na magtuturo kayo. So, araw-araw yun, hihingan kayo ng screenshot ng parang speed test nila. Pero sa kanila mismo yun, sa website nila, para ma-check kung talagang LAN cable yung ginagamit nyo, kung nag-work yung camera. Kapag hindi kayo nakapag-send ng 30 minutes before your shift, hindi nila kayo pagtuturuan. Ibibigay nila yung student mo sa ibang teachers. So, kaya, dapat napaka-importante talaga na online kayo 30 minutes before your shift kasi kailangan nila makita yun. Ayun, tapos dapat quiet yung environment nyo sa pagtuturo. Plain white background lang. Tapos walang naglalakad sa likod, walang maingay. Rate nila is 90 to 100 pesos per hour. Depende sa magiging result ng or magiging performance nyo sa demo. Pero, meron din silang in-offer na 120 pesos per hour kapag kids yung tuturuan nyo. So, ayun, maganda talagang opportunity. And marami ditong incentives. Meron silang referral incentives. Of course, hindi naman nawawala yun sa mga ESL companies. And meron silang longevity bonus kung kapag yung na-meet nyo yung lessons na required for that month. And yung star tutor bonus, what else? Weekend bonus. Pag pumasok kayo and na-meet nyo rin yung hours. Hours naman ng pagpa-plot nyo ng scheduled every weekends.
Kaya, napakalaking tulong din. So, hindi ko alam kung nasabi ko pala kanina, yung teen ID, mag-prepare, teen ID number, mag-prepare kayo. Hindi kayo hihinga ng BIR forms or whatsoever. Teen number lang talaga. Yun lang. Kasi may tax dito. Pero it's okay. Basta ibawi nyo na lang sa pagpa-plot ng schedule ng marami and also sa mga incentives. So, dito sa Sankei, kapag nag-klase na kayo, pag na-hire na kayo, meron silang tinatawag na a multo recorder. So, dapat i-click mo yun. Kumbaga, parang manual yung pag-record nyo ng class. Hindi siya katulad ng ibang ESL companies na automatic na siyang recorded. Dito, kailangan mo i-record every class na meron kayo. Pero madali lang naman. And dapat itago nyo yung files at least 7 days a week. Saka nyo siya i-delete. Para pag, kunwari, may nag-complain sa inyong student, meron kayo mapoprovide na evidence. Diba? Para mapaglaban nyo yung sarili nyo. Pero yun nga, gaya na sabi ko, mababait ang mga Japanese students. Wala pang nagko-complain sa akin so far. And, ayun, as long as gusto kasi nilang makita na humble ka lang and lagi ka lang mag-i-smile, so wala ka lang magiging problema. And pag may tanong sila, mabilis ka lang dapat mag-search sa Google, tapos bigay niyo yung simplest word na may intindihan niya. So, madali lang naman talaga. Yung pagdating naman sa textbook, provided nila lahat. Meron lang silang free talk dito. Pero, search nyo lang sa Google yung sample questions. Kunwari, gusto ni student na pag-usapan nyo is about hobbies. So, search nyo lang sa Google ESL questions about hobbies. So, lalabas naman lahat yung napakadaming tanong. Or, pwede kayo mag-follow-up questions based din sa sinabi nila. So, yun. 25 minutes lang yung klase dito, kaya napakabilis lang. Ang advice ko sa mga nag-a-apply ngayon is, galingan nyo lang, be confident, follow the class flow, and always smile. Napaka-importante sa kanila noon. Hindi kailangan maging energetic, super energetic, gaya ng sa ibang companies. Kasi dito, mostly adults naman siya. Kaya, kumbaga, gusto nila kalmado lang, para nakikipagkwentuhan ka lang, ganon. Tapos, make sure na pag-aaralan nyo yung ituturo nyo before class. Ay, naiiyak na, bebe ko. Ay, kita dyan mo. Likat-likat po kasi. Huwag na lang ang baby na yan eh. Pamilawin mo oh. Oh, sige. Tapos, yung booking. Yung sa bookings, wala akong problema sa bookings. Don't worry, guys. Basta plot na kayo ng plot. Kahit hindi peak hours, wala akong problema. Meron pa rin akong nagiging student. Siguro, ibigay nyo lang yung best nyo sa bawat klase nyo. And, i-make sure nyo na, alam nyo yun, sa Japanese students, kasi gusto nila yung natututo sila. Kinokorek sila sa mistakes nila. So, basta, pag nakita nyo na, na may mali sila sa grammar or pronunciation, make sure na sasabihin nyo agad. Yung mga student naman, pero very seldom lang na ayaw nilang magpa-correct sa klase. Gusto nila after class pa, ganun. So, meron naman mga notes doon, kaya bago kayo magturo, i-check nyo yung mga sinasabi, mga request nila sa inyo. Para alam nyo kung paano kayo mag-a-adjust. Kasi as a teacher, dapat alam natin yung mga needs ng students natin. And magkakaiba talaga sila. Pero, ang napansin ko sa talaga sa kanila, pare-pare silang mababait. Mababait, very understanding, very humble lang talaga. Yung karamihan nga, mahihiyain yung feeling mo wala silang tanong, pero makikita mo sa mukha nila na hindi nila naiintindihan or meron silang gustong itanong na hindi nila masabi, mga ganun. So, dito kasi bawal gumamit ng translation. Hindi mo siya pwedeng i-translate in Japanese. So, dapat i-explain mo siya in English ng simplest way lang talaga.
So, kasi yung mga Japanese, meron na silang, alam mo yan, nakakaintindi sila ng English. Pero hirap lang talaga sila sa pagsasalita ng English. Kaya sila nag-enroll dito para matuto sila kung paano magsalita ng English. Matututunan nyo naman lahat pag nag-start na kayo sa training nyo and dun sa mga ibibigay nila sa inyong files. So, napaka-importante na pag-aralan nyo lahat yun bago kayo mag-start magturo para hindi kayo mahirapan. And pagka, kunwari, na-hire na kayo, i-check nyo rin yung mga textbooks nila. Reviewin nyo para hindi kayo kabahan. Kasi meron doon yung mga news, mga articles na baka hindi kayo familiar. So, mas magandang ready na kayo beforehand. So, yun lang naman siguro. And masaya talaga dito. Very flexible yung schedule. Lots of incentive. Pero wala siyang increase. Pero kung gusto niyo na nasa bahay lang kayo, nag-work, and kumikita. So, Sankei na ang para sa inyo. Send nyo lang sa akin yung resume inyo para mag-guide ko kayo. Gusto nyo mag-apply, send nyo lang sa akin yung CVs nyo sa Facebook ko, Julie Tan Sanchez. Or sa email ko, julianligon1314@gmail.com. Ayun, yun lang naman. Tapos kung meron pa kayong questions, i-message nyo lang ako. Pero, lagi naman atang hiring sa Sankei. Meron dito sumasayaw sa harapan ko. Sino kaya to? Sino kaya to? Tada! So, andito na siya. Kunin mo na to, ha? Kunin mo na ang iyong baby. The ultimate alaga. Dahil ako ay malapit na ulit magturo. No, asus kakain na ang mommy at daddy. So, yun lang. Thank you so much for watching. Ang saya-saya kasi kasama ko na ulit ang baby ko. At ang sarap magturo, sobra. Lalo na nasa bahay ka lang. Tapos may script ka na ituturo mo na lang talaga. Tapos paulit-ulit mo pa siyang ituturo. Kasi syempre, yung textbooks nila, yun lang naman din. Kaya, sana yan lang. Kakabahan ka sa simula, pero masasanay ka rin. So, mag-apply na kayo dito. Masarap pagturo sa bahay. Mag-invest lang kayo ng materials, gaya ng laptop, ng headset with mic, tapos yung wifi nyo, LAN cable. So, ayun lang naman. Kasi mababawi nyo naman yan pag nag-start na kayo. Yun lang naman ang puhunan nating mga ESL teachers. So, yun lang. Thank you so much for watching. See you again on our next vlog. Goodbye! Bye-bye! Kiss it. Flying kiss. Flying kiss. Mwah! Bye-bye!